magkasama na tayo. Pinapangako ko, natutuparin ko yung pangarap ko. Tuloy na ba talaga yung pagpapakasal niyo ni Celine? Oo, oh, pare. Wala nang urungan. I know it's not easy, pero you have to trust me. Kasi gagawin ko naman lahat eh. Para mabalik natin yung dati. Nag-aalala ka pa rin ba na baka bumalik si Jomar? Pero kahit ano naman ang gawin ko, hindi ko naman puputol ang koneksyon nila ni Precious. Karding ang dami na natin pinagdaanan. Layo na nung narating natin, no? Hindi ko hahayaan na lahat na mapunta lang sa wala. Hindi ka ba masaya na nakita mo ko? We've become so close to the point that there was actually one time when we shared the same boyfriend. Bakit? Are you finally ashamed of what you did? Kung ganun, sana inisip mo muna bago mo ginawa. O baka naman may image ka na kailangan mo i-uphold sa harap ng mga kaibigan mo kaya ka ganyan. Kung naman yung ginawa ko dati, may tama ako na yun. Ganun? That doesn't change the fact that you wanted to get Jomar from me. Okay, oh. Be careful of this slut friend of yours, ah. Mm-hmm. Baka one of these days, kayo naman ang mabiktima niyan. Mahirap na. Buti na lang ako. Tuloy pa rin yung wedding ko. So, yun. Wait, are you surprised or something? You look surprised. You look depressed. Of course, I'm gonna win. And hey, Beth. You're not invited to my wedding. Sabi na nga ba eh, nasa loob yung kulo mo. Nakakahiya ka talaga. Beth, Josie, sige, ano ba? Halika na. Sige, mo na. Hello, Karding. Hello, Beth. Kumusta ka na dyan? Okay naman. Ay, mabuti naman yun. O, teka, kumain ka na ba? Hello? Beth? Oo, kumain ako. O, teka, makakasaglit ka ba kay Precious mamaya? Kasi iniisip ko sana paglutuan siya ng paborito niyang ulam. Para kung hindi man siya nakakain sa school ng mabuti, edi... At least pag-uwi sa bahay, makakain siya na maayos. Tignan ko kung makakasaglit ako mamaya, ah. Hindi ka ba mahihirapan sa pagsundo kay Precious? Kasi pwede ko naman siyang isapay kay Peter. Tapos doon mo nalang siya daanan. Hindi na ako nang bahala. Okay, o sige na. May asikasuhin pa ako, ha? Maingat ka dyan. Sige, mag-ingat ka rin. Okay, bye-bye. So, sino yung kausap mo? Boylet? Si Beth. Asawa ko. Asawang babae? Oo, bakit? Kardi kasi akala ko, ano kayo? Ano, bakla ako? Ay, naku, tama ka naman doon. Oo, eh, ba't may asawa kang babae? Teka. Pakasal ako. Bakit? Porket bakla, hindi na pwede mag-asawa? Hindi. Nakakurious lang ako. Siyempre, paano mo napapayag yung napangasawa mo? Kasi ganito yun. Oh. Best friend ko si Beth. High school pa lang kami. Magkasama na kami. Pero ang totoo niyan, naging jowa ko yan si Beth bago ako umout. Yung mumahal namin ang isa't isa, kaya tanggap niya ang pagkabakla ko, no? May anak kayo? Oh, yes! Si Precious. Alam mo,
Mahal na mahal ko yung prinsesa ko ngayon eh. Kaya lang medyo naninibago lang ako kasi alam mo ba nung may bakery ako noon, lagi kami magkasama. Pero ngayon, siyempre nandito ako. Wala, hindi ko na ma-achieve yung gano'n na lagi kami magkasama. Ganyan talaga sa trabaho natin. Bawi lang nila sa mga susunod na araw. Ay, ano pa nga ba? Gano'n na nga. Karting nakakahanga ka. Ngayon lang ako nakakilala ng baklang nag-out. Na may asawa na, tapos may anak pa. That will be all. Congratulations sa inyong lahat sa nalalapit niyong kasal. Saan ka pa naman? Ba't ka ba nalit? I went to the hospital to visit Dad and it was so traffic coming here. Ano ba? It wasn't the worst part of my day, by the way. May ano? I saw Beth. Okay. What happened? Wala. I just told her friends how horrible a person she is. Celine. Ano? She deserves more than that. Buti nga yun lang ginawa ko sa kanya. Oh, ate ka na naman. Ano to? Naaawa ka na naman kay Beth? Please stop it. You obviously have feelings for her. Up to now. Wala na ba? Ayan na ba? You're such a liar. Believe what you wanna believe. Paulit-ulit na lang tayo. Masawa na ako sa'yo eh. Wala namang kasalanan dito si Beth eh. Ako yung nagpumilit. Gusto ko siya pagtanggol, kaso ayoko naman masaktan si Celine. Oh, pare, tama lang naman na pinili mong huwag saktan si Celine. Pumayag naman kasi si Beth na makipagrelasyon din sa'yo. May kasalanan din siya kahit papano. Kaya hindi mo mapipigilan si Celine kung magalit man siya kay Beth. Kung pwede ko lang akuin lahat ng sakit at kahiyan, gagawin ko. Kaso ano, wala naman lang magagawa eh. Para sa itsura mo ngayon yan, kahit sino, hindi mo mapapaniwala na wala ka na nararamdaman para kay Beth. Pare, alam ko naman talaga na mahirap mag-move on. Pero, masyado kang obvious eh. Pare, hindi enough na pinili mong pakasalan si Celine. Kailangan mo na lang din siguro talagang tuluyang pakawalan si Beth. Ano, pare, kung gusto mo talaga maging masaya yung pagsasama niyo ng fiancé mo. Cardinga! Yung syrup na kailangan mo. Ay, sige, pakilagay na lang dyan, ha, ay. Gino. Ito ka sandali na. Oh. Dali lang. Hello? Hello, Carding. Si Celine to. Can we meet? Thank you so much, Carding. Did you make this? Anyway, I'm very thankful that I got your number the last time that we saw each other. Ano bang sadya mo, Celine? Well, tuloy na kasi yung wedding namin ni Jomer next month. So, I just want to be very frank with you. Ayoko nang maulit yung nangyari dati, ah. Keep your eyes on your wife. Ilang beses naman napatunayan ni Beth na ako at si Precious ang pinili niya. Ano talaga? Sobrang sigurado ka, no? Oo naman. Nakikita ko naman at nararamdaman ko na totoo ang sinasabi ni Beth. At higit sa lahat, masaya kami. Kung meron dapat sigurong bantayan, si Jomer yun. Sa pagkakaalam ko, siya ang sumisiksik sa asawa ko. Ilang beses na nga siyang tinanggihan ni Beth eh, pero tigas talaga ang ulo ng fiancé mo. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ko hahayaan makalapit siya sa amin. Lalo na kay Beth. Maiwan na kita, ha? I'm busy. Ikaw ang may gawa nito? Chef, ako po. Hindi kita hinire para mag-aksaya ng materialis dito. Sensya na po. Kapag naulit pa yan,
sisisantihin na kita. Ulitin mo yan! Bilisan mo! Opo, Sir. Buti na lang ako. Tuloy pa rin yung wedding ko. You look surprised. You look depressed. You're not invited to my wedding. Sa tingin mo, anong age mo nakikita ang sarili mo na magpapakasal? Aminin mo nga. Gusto mo na magpakasal sa akin, ha? Wow, ah! Grabe talaga yung bilib mo sa sarili mo, no? Taas. Sobra. Ganyan. Hindi mo pwedeng curious lang ako, kaya mas gusto lang kita makilala. Alam mo yung kasal na yan, para lang yung sa may insecure, eh. Isang kasulta lang naman yan sa isang papel, yung kontrata. Hindi ba sapat yung ban na nagmamahal ng sagasa? Pero di ba parang mas okay kung may paspas ng Diyos yung pagsasama ng dalawang tao? Tsaka isipin mo lang, paano kapag naghiwala yung dalawang tao na yun, tapos may anak sila, at least may habol sila dun sa mga magulang? Bagay. Teka lang, parang wala kang balang pakasalan. Kahit saan simbahan, makakasalan kita. Ayaw yung gusto mo. Pero para sa akin, kasalan tayo nung nagmahalan tayo. Walang makakapag-iwan sa akin. Carding must be telling the truth. Hindi naman niya siguro ito tolerate yung wife niya, di ba? I really hope he is. Masiguro natauhan yung Beth. Now she's a devoted wife and mother. So, wala ka lang dapat alalahanin. Ikaw naman ang pinili ni JM, di ba? Celine. Don't give me that look, ha? Huwag mo sabihin sa akin nagdadalawang isip yung fiancé mo. Nung huli tayong magkasama, you were very confident about your relationship. Wala naman nagbago eh. Ako naman talaga pinili. Eh, ba't ganyan ang mukha mo? Parang hindi ka masaya. Wedding jitters. Carding, tulungan na kita dyan. Hindi, okay. Kaya ko na to. Kaya ko na to. Oh, tama na. Huwag mo nang masyadong dibdibin yung sinabi ng chef. Narinig ko rin kasi, may sakit daw yung anak niya. Kaya ganun na lang init ng ulo. Ako, susundin ko na pala yung anak ko. Kanina pa niya ako hinihintay. Ulo na niya kanina pa. Oh, sige na, sige na, sige na, sige na. Salamat. Salamat, ako. Precious? Wala pa ba sundo mo? I think I have your daddy's number. Let's call him, okay? Ha? Oh, ayun na pala daddy mo eh. Pasensya na po ha. Okay lang po. Sige po. So, paano? I'll go ahead? Yeah, sige po, ma'am. Salamat. Sige po. Precious anak. Pasensya na na-late si dading, ha? Precious.
Precious naman ni Precious! Ay, Beth! Muti nakauwi ka na. Eh, umiiyak ka ba? Ba't parang nagmumukto yung mata mo? Hindi. Puyat lang to. Pinantayan ko kasi si Ma'am Therese. Ako may problema. Ano? Bakit? Ang anak natin. Tatampo pa rin hanggang ngayon. No, ayaw kumain, oh. Ipinagluto ko pa naman siya. Ano ba kasing nangyari? Ito nga kasi, pagalitan ako ng head chef namin dahil mali yung pagkaset ko ng timer nung dun sa oven. Nasunog yung cupcakes ko. So, kailangan kong ulitin. Ayan, late ko nasundo si Precious. Wala. Precious, anak! Nandito na si nanay. Hi po, nanay. Hindi ka parang kumakain. Yung oras na, oh. Baka magkasakit ka niyan. Nagtatampo ka pa rin ba kay Dadin? Anak, hindi niya naman sinasadya na malate siya ng pagsundo sa'yo. Di ba sabi ko naman sa'yo, mahirap yung trabaho niya. Alam mo, kahit na busy si Dadin, pinilit ka pa rin ang sunduin. Kasi love ka niya. Nagsorry naman si Dating Precious. Huwag ka na magtampo. Sorry po, Dating. Huwag na po kayong malungkot. Hindi na po ako nagtatampo. Talaga? Sorry din na hindi na malilate si Dadin. Alam ko hindi dahil sa'yo. Naku, Crayola na ang beauty ko dahil sa pagtatampo ni Precious sa akin. Wala yun. Tsaka may kasalanan din naman ako eh. Dapat ako magsusundo kay Precious. Beth? Talaga bang hindi na nagpaparamdam si Jomer sa inyo? Hindi na. Simula nung bumalik sila ni Celine sa Amerika, wala na akong balita sa kanila. At wala na rin akong balak alamin kung anong lagay nila. May ginawa po ko para sa inyo. Talaga? Wow! Kaya kapalis ka na sa anak ko. Sweet, sweet mo naman. Para naman si Dading. Ano ka ba, maligo na tayo. Lalamig na yung pinainit kong tubig. Ika na. Sige, susunod ako. Ihanda ko lang yung pamalit ni Precious. Sorry. Nalobat yung phone ko. Anong nalobat? Nalobat ka dyan? Sabi mo na lang sa akin, pinatay mo. And don't you drag Martin's name into this because I just called him and he said that you weren't together. Eh, hindi naman kasi kami magkasama eh. I was with my other friends. Oh, other friends. Alam mo, bakit hindi mo na lang kaya sabihin sa akin straight na you were with Beth? And ano, nagpaawa sa'yo, tinawagan ka. Tapos ikaw naman to, syempre. Diba? Comfort. Ikaw comfort mo pwede ngayon, ba? Diba? Ha? Pwede ba? Mo? At diba tama na? Hindi kami nagkita ni Beth at kahit kailan hindi kami magkikita. Show me proof. Ito. I-charge mo yung phone na yan. Huh? And all my text messages are there. And you can call every name there. Tanungin mo sila isa't isa. Ha? Huh? Ito. Grab it, ha? Huh? Kasama na ako sa paraningan mo eh. Anong pagod? This is your fault! This is all your fault kung bakit ako planning. Anong pagod? How dare you say that you're tired? I invested so much time and effort in this relationship.
If it wasn't for me, you know, you'd be nothing. Sige, fine! Sige! Sige! I owe you big time, di ba? And that's enough reason para tatuhin mo ko na parang pagmamayari mo. Go ahead! Keep me like one of those bullcrap investments! Huwag kang magkala. Hindi kita tatakasan. Sisiguraduhin ko hindi ka malulugi sa akin. Jomer! Jomer! Kuya, pwedeng pa U-turn. May babalikan na ako sa Glen. Dahan-dahan lang, anak, ha? Dahan-dahan. Wait lang. Wait lang. Okay? 1, 2, 3. Wow! 10! Agad na ganda, no? Di ba? Sabi mo sa akin dati, gusto mo maka-experience ng camping? Ito eh, camping experience. Saan po ang baon natin? Wait. Kala mo hindi ready si Dading? Oh, andito lahat. Wow, the best ka po talaga, Dading. Naman. Pero anak, susunod ah. Huwag ka na magtampo sa Dading. Hindi ko carry. Sakit sa heart. Sorry po, Dading. Hindi na po mauulit. Talaga, promise yan, ha? I love you, precious. I love you too, Dading. Camping experience, wait. Yan, oh. Tara. Anong gusto mo? Kahit kailan hindi ka nawala sa puso ko, Jomer. Pero tanggap ko nang hindi tayo para sa isa't isa. Kailangan na kitang bitawan. Kailangan na kitang kalimutan. Isasali ko lang sana itong susi. Nasa iyo pa rin pala yan. Anong ibig sabihin mo ito? Ginawa ko ito yung bumalik ako. 2 years pagkatapos kong pumunta ng Amerika, pinilit kong taparin yung pangako ko sa iyo. Kahit alam ko nakasal ka na. Alam ko hindi magiging tayo, pero pinili kong tuloy. Nag-aago na kasi ito sa dami ng pangako na pinangako ko sa'yo. Ito pa rin natupad ko. Kaya hindi kita dapat iniwan. Hindi ka sana nasaktan. Hindi sana ganito. Ako sana naman ni Precious. Ako sana kasama niyo. Pero wala eh. Sana punta ko sa'yo mabete.
Nasasarawan ako dati, Ben. Kaya ngayon na yung buhay mo, Ben. Pasensya na talaga sa lahat na nagawa ko sa'yo. Pwede sa pag-ilaw ni Pat. Pasensya na pa. Saya po ni Missy. Kasi po, nanganak na po yung mami niya. Ako po, kailan po ako magkakaroon ng kapatid? Sino ba? Try natin. I am willing to forget everything that's happened because I want to start anew. I promise, I'll try to make you happy. Kanino to? Kasi pinuntahan ako ni Celine sa restaurant. Kung pwede daw, bantayan muna kita. Hanggat sa makasal sila ni Jomer, hindi ko naman kailangan gawin yun, hindi ba? Karating wala nang kahit na anong namamagitan sa amin ni Jomer. Hindi na mauulit ang nangyari. Wala nang makakagulo sa atin.